Yon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 15, 2024. At medyo nakalulungkot po itong pag-uusapan po natin kasi ito pong kilala po natin na doktor na si Willie Ong ay dumaranas po ngayon ng matinding pagsubok sa kanyang kalusugan. Siya po ay na-diagnosed na meron pong sarcoma cancer. At ayon nga mismo kay Dr. Willie Ong, mukhang napakamapanganib po nito at talagang wala daw pong nakaliligtas dito. Pero ito po ay kanyang lalabanan, kaya ipanalangin po natin ang kanya pong agad na kagalingan. Milagro lang daw po ang magliligtas sa kanya dito. At sa latest post po nitong si Dr. Willie Ong, sa kanyang Facebook page, sinambit niya po ang mga sumusunod. Kaya naman, bilang tugon, dito po sa kanyang mensahe, ay atin pong panonoorin yung video para po ipakalat. Kasi pinahintulutan naman po ni Dr. Willie Ong na gamitin ang video niya. Kaya basahin po natin ang isinasaad ng kanyang mensahe ngayon pong September 15, 2024. To all bloggers, media and friends, I will allow everyone to use my cancer videos as they wish. This will bring more awareness. I wish to help all Filipinos with cancer and other serious illnesses. I consider myself very, very lucky because I have good medical care and loving relatives beside me. But what stresses, angers, and hurts me the most is that I know millions of Filipinos can never avail of such treatment. I cry for this injustice. If God will grant me a miraculous healing for my huge 16-centimeter sarcoma, I will spend the rest of my remaining days fighting and lobbying for our poor countrymen. Finally, even if you bash and hurt me, I will still help you. My love for all Filipinos is unconditional. May God give me the chance to prove it to you once and for all. Doc Willie Ong. Nakaka-touch yung mensahe na ito mga tol kasi sa kabila po nung matinding pagsubok sa kanyang kalusugan sa ngayon, iniisip niya rin po ang ating mga kababayang Pilipino. And ngayon ko lang nare-realize na nagkamali talaga ako. Ako ay nagsisisi kung bakit hindi ko binoto si Doc Willie Ong last vice presidential election. Sana instead na si Sara ang sinulat ko, siya dapat ang isinulat ko. Nakakapagsisi kaso lang wala tayong magagawa. Eto ngayon si Doc Willie Ong, tunay na merong malasakit at pagmamahal sa ating mga kababayang Pilipino, lumalaban para sa kanyang buhay. Sa comment sections po ng post na ito, sinambit po ni Doc Willie Ong ang mga katagang ito pa. I lost 50% of my hair post-chemo. I lost 22 pounds from 167 pounds to 145 pounds today. My second chemo will be next week. There is 3 out of 10 cancer pain. We will know if treatment is working with repeat FET scan in 2 weeks. I considered myself very, very lucky because I have good medical care and loving relatives besides me. Anyway, nabasa na po natin kanina. At ito pa po yung dagdag ni Doc Willie Ong. Joke, bakit ang mabait, honest at maawain ay mabilis mamatay? Pero ang mga kurap, mahaba ang buhay at malusog. Bakit kaya? Bakit nga ba? Ano? Anyways, yan po siguro ay sa loobin ni Doc Willie Ong sa ngayon. At mahirap talaga yung kanyang sitwasyon dahil sabi niya nga po, milagro lamang ang maaaring magligtas sa kanya rito. Pero nothing is impossible naman kapag kumilos ang kamay ng ating Diyos. Ayoko maging relihiyoso sa inyo pero ako sa buhay ko, maraming beses ko na pong napatunayan yan na akala ko wala nang pag-asa. Pero kumilos ang kamay ng Diyos, eto ngayon si Top 1. Marahil si Doc Willie Ong
ako, naniniwala ako, magkakaroon ng milagro sa buhay niya at ibibigay sa kanya ang kagalingan. Panoorin po natin ang video ni Doc Willie Ong at ito po ay layunin na magpakalat ng kaalaman, awareness tungkol po sa cancer. Higit sa lahat, yung dahilan, sasambitin po dito ni Doc Willie Ong, kaya huwag tayong magpapa-stress, lalong-lalo na sa mga bashers at haters. Panoorin po natin ang video na ito, mga tol. Ayoko loko yung followers ko, yung mahal ko, followers ko. Parang apat na araw na kami dito sa hospital. Worst pain of my life, 10 out of 10, iiyak ka, humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya, para siyang may kutsilo na may sumasaksak sa likod mo. Pabalik, yung bukol na to. Alam niyo yung pain, hindi ko alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ni Doc Willie Ong sa ngayon. Pero ako kasi na-operahan ako eh, di ba? Last year, more than a year na akong na-operahan. Major operation po yun, tinanggalan ako ng gallbladder. But before that, grabe talaga ang sakit. Kung dinidescribe ni Doc Willie Ong yung kanyang nararamdaman ng sobrang sakit, ako, nung pinag-describe sa akin, 10 out of 10 din yung description ko eh. Kaya yung nararamdaman ni Doc Willie Ong ngayon, parang napipil ko. Yung magmamakaawa ka na. May panahon na 30 minutes lang yung iintayin mo. Pero magmamakaawa ka doon sa nurse na iturok na sa iyo yung painkiller. Ilang beses kong naranasan yon. Nagmamakaawa ako. Please, ma'am, pakiturok nyo na po yung painkiller kasi hindi ko na po talaga kaya. Ang sakit-sakit talaga ng mga panahong iyon. Ito kayang nararamdaman ni Doc Willie Ong, baka higit pa doon. Kaya nakakaawa talaga. Bagsak ang katawan niya ngayon, tapos hirap sa pagsasalita kasi mamaya malalaman natin sa video na yung cancer pala, yung tumor, yung sarcoma, ay lumitaw sa pagitan po ng bahagi ng kanyang katawan na hindi niya nakakapa. Talagang life is uncertain. Biruin ninyo, expert siya sa kalusugan, laging nagpapayo sa atin, yet ito po siya, tinamaan pa rin po ng karamdaman. Malaking-malaki daw, isa sa pinakamalaki na nakita nila. Saan siya nagtatago? Pag hindi po nakapat. Naman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare, naipit pa yung puso. Puso ko na nakapisa. Araw po ka. Okay. Recorded lang po ito. Bali, today is I think August. Thursday, August 29, Thursday. Actually, August 29, Thursday, parang apat na araw na kami dito sa hospital. Pagkatapos ng mga limang araw sa isang hospital sa Maynila, nakalipat kami. At actually sa all these 10 days, pinakamalakas ko na tuloy. Kaya malakas ako today, sabi ko kailangan na may record lang. Hindi ko lang pala ako po-post sa followers ko. Ayaw ka naman kasi magsinungan. Anyway, short lang. Pagkatapos ng election, May 2022, Siyempre, medyo malungkot ka. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa tulong, sa vlog, sa mga gawain natin. So May 2024, up lang, tuloy lang. Walang reklamo, walang sinasabi, wala akong sinasagot. Tuloy lang sa trabaho, wala lang. Yan ang gusto natin. So for the year, medyo okay naman ako. May, June, July, hanggang mga December. Tapos, pagdating ng 2020, although ang chill mo lang, lagi lang may mabigat.
Parang may mabigat sa loob, may mabigat, may mabigat. Parang yung nadilim, may mabigat. So, pagdating ng mga 2023 na, mga April, okay naman, tuloy-tuloy pa rin tayo sa gawain natin, maritime projects sa mga maritime projects na virtually advanced sa Century Foods. Century Foods, sila yung magawa ng Century 2 na may charity work tayo sa kanya. Every month, dalawang beses punta tayo sa mahirap na lugar. At nagtatalk kami ni Doc Lisa, nagbibigay ng libre virtually advanced mga nutritional drink pampalakas. Wala po kami na talent nito, libre lang. Gusto ko lang tumulong. Pero wala kasi ako pambayad eh, para makakuha ng crowd, makatulong. Mahal mag-medical mission. So sila nagbibigay. Pero napansin ko na mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag-medical mission. Pag mainit, ayoko na mainit. Hindi ko na kaya sa mainit. Parang may hingal, may pagod, paglulungkot, parang ayaw na. Kaya mapapansin nyo yung mga vlogs ko noong mga 2023, parang tips ko lagi, palapit sa edad 60. Yung Thomas na nagkakaida, nangihina, nahihilo, nagmamanat, di ba? Yan naman, namamaya, wala yung muscle, lumiliit ang mga kamay. In-expect ko, ano lang to, aging. At pagdating ng October 24, 2023, bali, wala pang 1 year ago, eh, doon ako nag 60th birthday, senior ako. Wala pa ako ganun, pero nung birthday ko, around 8 months ago, hindi ako nakaramdam ng back pain. Matagal na ako may back pain. Matagal na ako masakit ang likod. Pero this time, biglang may masakit. Alam nyo mga tol, ang tulong lang na magagawa ng sino man dito kay Doc Willyong ay panalangin. Maaaring tulungan siya financially ng kasamahan niya sa politika, pero tingin ko mas kailangan niya ang panalangin. Kasi sapat naman ang kayamanan eh, ni Doc Willyong. Diba sabi niya nga po dito, maswerte siya kasi kaya niyang isustain yung medical procedure na pinagdadaanan niya ngayon. Kaya definitely, pagdating sa pera, hindi po problema. Ang problema is, himala lamang daw ang nakakaligtas dito, ayon din mismo kay Doc Willyong. Kaya, ang maitutulong natin sa kanya, isama po natin siya sa ating mga panalangin. At yun ito. Ito mga butas to ng mga biopsy. Biopsy 1, biopsy 2. Unang biopsy sa baba, itong biopsy dito. Dito pinakamasakit. Mga T10. T10, thoracic 10. Thoracic 10. So, dito sa part na yan, may masakit at hindi ako makahiga sa gabi. Paghiga ako sa gabi, sasakit yun. Upo ako, bumili ako ng lazy boy. Lazy boy, makakatulog ako. Ganito, makakatulog ako. Pero nung last, nung October 2023, pag pinalat mo ako, sasakit siya siguro for 1 hour, 2 hours. Parang nag-spasm siya. Pero pag tinulugan mo, okay lang. Pag tinulugan mo siya, kaya. So that's 8 months ago. 8 months, siguro maybe up to a year ago. Doon ko napansin, pag humiga ako, sakit. Kaya ko na lang humiga sa isang gabi, mga 2 hours or 3 hours. Or pag antok, nakakahiga ako. Pero pag higa ako, masakit dito. Pero isip ko, muscle pain lang yan. Matigas yung kama mo. Palitan mo yung mattress mo. So, sakit siya na sakit. Ganyan ako pinapamassage. Masahe lang, pampalambot, stretching, ganyan. Wala naman eh. May ultrasound pa ako ng tiyan noon. 1 year ago, okay naman.
Blood test, okay naman. Walang na ano. Diba? Walang nakikita. Pero ang nagtataka ko, yung back pain ko, bakit tumaas? Dati ang back pain ko, dito lang sa baba. Nagtaka ko, yung back pain ko, biglang tumaas dito. Medyo lumayo. Sabi ko, baka nagbago yung kurba ng likod ko. Baka ito kasi lumubog eh. Ito, bigla siyang lumubog. Ito, biglang lumundo. Sabi ko, bakit ganun? So, mga 1 year ago na nga, na yan siya lang bagay na yun. Nahihirapan siya magsalita. Ito pwede magsalita. Ito i-splice na shortcut ko na lang kasi hindi na lang pwede. Nakatakot ko. Nakakimo ko yung nakakimo. Pero ayoko rin kaya followers ko. Mahal ko followers ko. Mahal ko followers ko. Mahal ko kayo. Niwala kayo. So, nasa na ba ako dito? Then after you had back pains. Okay. Solo ng back pain ako 1 year ago, hindi ko lang pinapansin. So, pasakit ang pasakit ang pasakit. Until, shortcut na natin noong mga August 28 ngayon, di ba? So, baka gawin natin August 18 or 19. Mga August 18, 19, bago ako nagpa-admit sa hospital sa Maynila for the 3 days, sobra sa akin. Ang likod ko. Tsaka iba pang symptoms ko. Diyan ko lumalaki. Sunday yun. On a weekend. Ito lang po. Kasi daw pwede ako po. Okay lang. August 17, 18, 19, you had back pains. So August 21, Wednesday, August 20, Tuesday, ano, yun, laboratories. August 20, then we pa-admit na. Kailan tayo nag-farm niyo? August 20, Tuesday. So, okay, mga August 18. 17, 18, 19, that weekend. Akit mga wala lang, ayoko. Dok, ba't ka masungit? Mga masungit, masakit eh. Mayroon na isipan ng masama ang tao. So, sumakit siya bigla. Sobra sakit. Worst pain of my life. 10 out of 10. Iiyak ka. Lahat na ng buong gabi walang tulog. Mula pag-upo sa lazy boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Nakaupo. Dasal ng dasal. Humihiyaw lang buong gabi. Sa asakit siya, para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Saksak, saksak, saksak. Ito. Saksak, saksak, saksak. Ito. Lima naman ang position. 3 days. Talakos, pasang, bagis, pasang. Kasi wala makita sa labas. So, 3 days, sobrang pain. Sabi ni Doc Lisa, no choice. Pwede sa hospital. Dating doon, shortcut ko na lang. May mga test. Nakita na yung kalaban. Nakita yung kalaban. Ang kalaban natin ay wala pang pangalan ng una. Bili ko na yung pangalan.
Pero wala pang pagbabalik. So, bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaking na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanyang kalaki. Saan siya nagtatago? Pag-ibunak ko pa. Kung ito ang spinal cord sa likod, ito yung harap, tiyan. Ito, spinal cord. Spinal column. Spinal column, puso. Esophagus, puso, buto, dibdib, harap. Okay, dibdib, harap. Puso, esophagus, artery vein, liver, spinal column, bulugod sa likod. Nagtago siya sa gitna ng harap ng bulugod dikit sa puso. Okay, so dito siya lumaki hanggang 16 centimeters. Hindi mo makakapa sa likod. Sakto siya. Hindi mo makakapa sa harap. Dito lang, lumalaki na siya dito. Lahat naman ng lalaking iba manginginom, syempre yung mga nakulamit yun. Hindi mo makakapa. Ito kabay mo. Can't feel it. Kasi may fat eh. So, paglaki niya dyan, inipit niya esophagus, inipit niya ngayon yung artery, inipit niya yung inferior vena cava, magamaga na yung paa. Ito, less na to ah. Nagbawas na to. Nagbawas na to. Pero ito, maga. Natanggalan na ako ng mga 4 na litro. Pero pagkapa ako nun. So, ganun na niya. So, anyway, nagtago siya doon, inipit na lahat. Yung mga dugo ko dito sa paa, hindi na makit sa puso. So, pasalamat ako. Barado na ito eh. Ayun eh. Barado na siya. Hindi niya nakita. Dahil dyan, ang akyat ng dugo ko sa azygos veins. Alam ko na, doktor. Kraling yung azygos veins. Barado, inferior, pati superior may nakaba ko. Ito ba galit? Nagyato today. Nag-jaundice ako. Naninaw ako. Nahuwat. Magaling na. Medyo gumaling kasi today kaya hindi niya na makita. Nakita niyo na lang huling symptoms. Pakita mo tumaugat ko dito. Ito ba nila? Ang galit ko. Ito na. Yung mga ano pa sa hindi siya pa sa ugat-ugat sali na yes. So dyan na lang dumadaan. Anyway, shortcut, ang laki-laki na niya. Tsaka ko nalang kwento nangyayari pero hindi na kaya sa Pilipinas eh. Malilate ako sa Pilipinas. Yung biopsy results ko sa Pilipinas, I have to wait 1 week or more. Kasi maraming holiday. 4 na holiday. Hindi na ako kahapot. Feeling ko talaga noon, mabuhay lang ako hanggang next 24 hours masaya na ako. Kasi ko talaga mamatay na ako. At sa tingin ko, mamatay na talaga ako kung wala nangyari. So, swerte lang nakapunta ako dito. Ang makaaway isang kaibigan ng kaibigan. Pagpunta ko dito, sa loob ng isang araw, grabe. Umaga, PET scan, biopsy, tanghali, kinabukasan, may resulta na, 3 CT scan, CT angio, ang bilis, doktor, lahat nandito. Hindi ako special case. Hindi ako special case dito. Hindi VIP. Hindi ako VIP dito. Anong mamakaawa, yung nasabi pa ng doktor, parang hindi siya tumatanggap ng new cases eh.
meron lang nakiusap sa kanya na pag ginamot mo tong taong to, ngayon lang siya bubuhayin mo, marami siyang bubuhayin. Sabi niya. Siguro naawa na ka. So, kinamot. Kakalungkot ano? Sana malagpasan ni Doc Willie Ong ito, biruin mo. Kaya lang pumayag yung doktor kasi marami naman talagang bubuhayin tao itong si Doc Willie Ong. Panoorin natin mga tol, tapusin natin itong video na ito, pinahintulutan naman ni Doc Willie Ong. Ako, nangingilid yung luha ko habang pinapanood ko. Lalo nung una kong pinanood ito kagabi. Ang bilis. Ang bilis. Kasi talaga focus, focus. Ano yung bukol? Anyway, dumating kami dito Sunday night, Monday mga test, Tuesday, yung result, biopsy, next day, kuha agad. Tapos pinadala pa dugo ko for genetic testing abroad. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare, very, marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big, na inipit na ang liver, ang inferior vena cava, lahat, alam mo, nasa loob pa ng inferior vena cava, naipit pa yung puso ko. Puso ko na, nakapisa yung right atrium. Kaya siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Yun yung nagpa-rare sa kanya. Galing sa nerves at wala akong risk factor. Tsaka wala kaming daya. Tsaka hindi lang yun, nagtago sa bahay. Diba, hindi ko sabihin sa bahay. So, nagtago siya. Malaki. So, pag doon, anytime will die. Dito siguro, we'll see. Pero ako, kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay, okay na sa akin. At least, sabi ko sa inyo, hindi ako na system man eh. Hindi ako tinatago. Ba't ako tinatago? Saan ko nakuha ito? Tingin ko stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments. Oh. Kaya yung mga haters, bashers dyan. Baka naman, ha? Kung wala kayong maitutulong, doon na lamang kayo magsama-sama sa mga sinusuportahan mo. Hindi yung dadayo pa kayo kay Doc Willie Ong para i-bash siya. Dadayo kayo rito sa page ko para i-bash siya ko. Ako, mararamdamang sama ng loob sa inyo eh. Kaso lang iba yung sitwasyon ni Doc Willie Ong. Tinik niya pala seriously yung mga sinasabi sa kanya ng mga bashers niya. Kasi sa paniniwala niya, wala naman siyang maling ginagawa. Yet, ito yung sinasabi sa kanya ng tao. Kasalanan ninyo, mga bashers, ha? Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit konti na na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi. Kaya sobra akong kayong mahal. Sobrang mahal akong Pilipino. Sobrang mahal kong magpangamahirap. Tapos, nasabihan nila na hindi ako na ginagamit ko lang, loko ko. Anyway, wala naman ako. I'm out already at that. Nalungkot ako. Una, pero hindi. Kaya nga ako na. May purpose pa ang Diyos. May purpose pa ang Diyos. And ang good news, kahapon na Wednesday, Sunday, Monday, Tuesday diagnosis. Wednesday, chemo na agad ako. Thank you. Daring mata ko. Nag-chemo na agad ako. So video ako, makakalpon daw ako eh. Mga nakita niyo may buka. Chemo ako. 3 days chemo. I wait 3 weeks. 3 days chemo. Pray, nagkagaling. Pero sabi ng doktor ko itong sarcoma, mahirap na kalaban. Isa sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot. Medyo miracle. Medyo miracle dapat. Dapat labanan daw ang cancer. Sabi niya, kainin mo lahat ang gusto mo, kumain ka ng steak, kumain ka ng protein, nawalan ka ng protein. Itlog, kalimutan mo na yung diet. Okay, sorry kung mali na si payo ko before. Actually, okay naman payo ko nagda-diet.
So, pwede ka mag-protein, mag-chicken. Masingit ko lang mga tol. Nagtataka ako, may basher pala si Doc Video. Kasi ako, normal sa akin na magkaroon tayo ng basher, politika eh. Pero siya, doktor, na nagtuturo kung paano mapapabuti ang kalusugan ng ating mga kababayang Pilipino, may nambabash pa rin pala sa kanya. Sana kayong mga basher, haters, i-confine nyo na lamang yung mga sarili ninyo sa inyong mundo. Huwag na kayong mandamay pa ng ibang tao. Okay lang kung katulad namin na kayang mag-handle ng mga pag-uugali ninyo. O tingnan nyo, ginawa ninyo kay Doc Willie Ong. Pero hindi ako pwede kumain, maraming mabobot ako. And that's it. First chemo, second chemo today, tatanggal nila tubig ko. Side effect ng chemo, hingal. Even without chemo, hingal. Marami pa, suka. Mahirap siya. Na-experience ko lahat ng experience ng mga kababayan natin, lalo ng mayaman na mahirap. Pero usually, mahirap ang maabot ng ganitong series. Sabi ng doktor ko, wala siya nakita ng ganyang kalaki. Kanya kabilis lumaki, galing magtago, ang notin to, ano mo. Sir ko, marami ko nang itong vision. Naniniwala kayo. Kaya ako happy, ano ka ba ang ko. Alam ko may Diyos, alam ko may purpose buhay ko. Kagaling ba ako hindi, I don't know. I don't care if I get well or not. Basta, ito napaniginig pa ko ng other bed. Ito nangyari kahapon, ito nangyari ngayon. Para tayo nasa simulation na yung kahapon di na mababago. Yung ngayon mababago pa eh. Importante choices niyo. Free will. Maging mabait o hindi. Magpatawad, hindi. Bulong, hindi. Kung desisyon niyo masama, tuloy-tuloy sa masama. Pati anak niyo apektado. Mag-desisyon niyo maganda, mabait, matulungin. I love you all. Dito, Milo. Mahal ko talaga yung taon. Pabaya natin. Hindi ko pwede sabihin dati. Mukha akong tanga. Sasabihin ko. Pero ngayon, may sarcoma na ako. Okay. Salamat sa lahat ng mga tumulong. Na, the sound very important. More prayer. Pero hindi mo naman ako yung mahal kong followers, kung mag-iiyak mo siya. Sana mag-ayos-ayos sa pamilya, love, forgiveness, compassion, and huwag magalit. Ayusin ang sarili. Sabi ko nga, kaya ano, lalaban tayo eh. Sabi ko sa doktor ko, Doctor Ang, I'm ready to fight. Sabi ng doktor ko, may cancer ka, fight with him. Parang Pacquiao versus ano to, Marquez fight, palakas ka. Tayo si Pacquiao, palakas ka, kumain ka na marami. Palakas ka kasi may chemo ka eh, marami kang chemo. The chemo kills the bad cells and part of the good cells. Palakas ka, positive lang. Walang negative ha. Walang negative, puro positive lang. Okay, malungkot ako hindi. Swerte nga ako, may asawa ako nagbabantay. Swerte ako, may anak ako, panganay, si Angelica, Jelly, si Catherine, si Yenya na mahal-mahal ako. Nambatyan ako. I'm so blessed. I'm so blessed. Is this negative or positive? Negative, may bukol. Pero positive, naging close sa aking dalawang anak. Na dati may barrier kami. Pamilya ko naging close. Hi, buhay talaga ng tao, ano? Sana yung mga ganong pagkakataon, wag na yung nandito ka na sa ganitong kalagayan, saka lang magiging close sa family. Iyon yung nakita natin sa sinabi ni Doc Willie Ong. Hindi naman huli ang lahat para sa kanya. At least naramdaman niya pa rin yung bagay na yun. Isa lang ang hiling natin, mga tol. Kapag ka manalalangin po tayo, isama po natin sa panalangin yung kagalingan ni Doc Willie Ong.
siya yung karapat dapat na mabuhay ng mas mahaba eh. Ang daming mga masasamang tao, I do not know bakit sila pa yung ang haba-haba ng buhay. Tapos itong napakabuting tao, and I'm sorry kasi nagpadala ako sa politika eh. Dapat pala binoto natin si Doc Willie Ong. Kahit hindi siya nanalo, at least sa konsensya natin, alam natin na yung tamang tao ang binoto natin. Hindi yung pinangakuan lamang tayo ng pagkakaisa, tapos hindi naman pala totoo. Wala na akong ibang sasabihin pa mga tol, kasi malungkot talaga itong topic na ito. Ano? Kaya ko lang naman to itinapik kasi nabasa ko yung post ni Doc Willie Ong. Parang panawagan din po ito eh, na lahat ng mga vloggers, media at mga kaibigan niya, lahat ng mga tao in public, gamitin yung kanyang video, ipakalat ito para magbigay ng awareness and information sa ating publiko. Yan ang reason kung bakit ko tinalakay ito. Maraming salamat mga tol, hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.